As of this time, binubuli na po siya para po mawala yung mga impurities ng ibinuhos. Buhos ay ang paglelevel na rin po ng mga ibang bahagi na nabuhusan na while nagpe-prepare pa po ng mixture pa po. And this time, ito namang area na to na medyo malayo kaya siya ay natira, isang triangle na lang. Hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about concreting. Bale, ginagawa po uli yung isang bahagi or yung ibang bahagi ng parking space. Hindi naman po kasi siya magagawa ng isang araw, ng isang buho. So, parcel by parcel po nila ginagawa yan. So, yun po yung topic natin. But before anything else, thank you po muna uli ako sa inyo, sa pag-follow nyo at sa pag-support sa channel namin. Doon po sa mga bago na napapadaan sa channel namin, salamat po sa pagbigay nyo ng chance na ma-share namin yung mga contents ng video namin. Sana po ay nagugustuhan nyo. And please don't forget to like and subscribe po. At yung notification bell, lagi nyo pong i-turn on para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo sa ating concreting ng parking area. So, bali, eto po yung parking area or parking space na ginagawa ng team ng husband ko. Bali, bahagi po ito ng project nila sa pag-renovate ng building. So, yung kabilang panel, dalawang panel po is tapos na. And now, etong ipinapakita po namin is nakapaglatag na sila ng bakal para po sa another concreting ngayong gabi. At ito na nga po yung outcome ng pagbubuhos na yan. As of this time, binubuli na po siya para po mawala yung mga impurities ng ibinuhos na concrete cement. Ayan. So, ayan na po siya kinabukasan, maputi na po yung semento and any day pwede na po siyang gamitin. And preparing na po for another setup doon sa isang panel pa. Ayan, in preparation po yan para sa buhos ulit bukas. And so, it's another morning at today, eto naman po, bale, magbubuhos na ulit ng isang panel. So, ayan, nagpe-prepare na po sila ng concrete mixture para po doon sa ibubuhos doon sa ating parking space. So, ayan, panoorin niyo po kung paano yung proseso ng pag-mix doon sa ating mixer. Buti na lang po may ganito ngang mixer kasi compare doon sa manumanong paghahalo ng simento, siguro yung 5 minutes na ikot ng mixer sa paghalo po ng tao, it will take mga 30 minutes. So, malaking difference po sa bilis po ng trabaho at sa alwan ng pagtatrabaho. At kasabay na nga po ng pagbubuhos ay ang paglelevel na rin po ng mga ibang bahagi na nabuhusan na while nagpe-prepare pa po ng mixture para dun sa ibang bahagi. Ayan. Buti na rin lang po at nakikisama tong ating mixer. Minsan po kasi napakahirap niyang paandarin. Merong favorite na operator, kumbaga. Minsan kahit yung isa batak na ng batak para po ma-start yung mixer, ayaw. Pero yung isa, once na siya po yung bumatak para magpa-start, minsan one click lang naman talaga eh. We'll be right back.
At ganyan po siya kapantay kapag po na-level na right after nga po na mabuhusan siya. Ayan, ipakita ko na rin po yung mga bahagi po na nasimentuhan na at yung bahagi na nagagamit na. So, okay. Kung ito lang po sanang parking space na ito ay nasa tabi ng daan or walang, kumbaga yung mga poste ng ilaw na apektuhan at pwedeng makapasok dito, mas madali po sana kung yung isang concrete mix na, yung truck na maglilay na po mismo ng concrete mixture, kumbaga yun, halos isang araw lang pwedeng gawin po yung pagbubuhos. Pero since nga po na mahirap siyang pumasok dito sa loob, so nag-resort po talaga sa manumano man, pero at least may help nga po ng concrete mixer. Ayan, kaya medyo madali pa rin yung trabaho, pero compared dun po sa talagang buhos ng concrete ready mix ay napakadali po yun. At pati yung curing time niya mas madali po kesa dito sa manumanong paraan. And so, ayan, medyo konti na lang po, konting kembot na lang po at matatapos na ang ating concrete laying. Okay, at mabuti, nakisama na naman po ulit ang panahon. Medyo nagbabanta po yung ulan, minsan umaambon, pero at least kahit paano, ambon lang po yung ibinibigay. Kasi sayang naman po yung effort at sayang yung material kung siya ay uulanin. So ayan, malapit na pong matapos. Kumbaga yung mga areas na kukunti yung napalagay na mixture, ayan, hinahagisan na lang po. And this time, ito namang area na to na medyo malayo, kaya siya ay natira. Isang triangle na lang. And then, bingo, okay na po tayo sa ating pagko-concrete. Wala pong better option kapag medyo lumalaki po yung patak ng ulan. So, kailangan, since siya ay kakabuhos lang,
pag na-damage po ng ulan yan, magbabakat po o mapapawi yung pinakasimento, papangit po at magiging sayang yung mixture natin. Kaya siya ay kinukuberan. Luckily, yung sabi ko nga, hindi naman po siya tumutuloy. Kumbaga minsan nagbabanta yung malakas pero ambon lang po yung binibigay. So thank you at nakisama naman po yung ating panahon sa pag-pour nga po ng ating concrete mixture. So ayan, after nga po ng pagbubuhos, mga ilang oras po ay binubuli na po siya. Ayan, buli po kasi yung term doon sa ginagawa niya this time. Ayan, kung saan yung simento is medyo hard na pero kaya nyo pang i-manage na mapinis siya. Kumbaga, yung mga impurities nga na sinasabi natin kung may mga nakausli pa pong bato. Kumbaga, naiaayos yung surface niya, nasisil yung magandang smoothness ng top part ng concrete cement. And at the same time, kung na-find out na medyo merong part na hindi level, ayan, nahahabol pa po yung leveling ng ating flooring. Ayan. Mostly is finishing touches na lang po ang gagawin and then cleaning ng area. Ayan. Okay, sige po. So ayan mga ka-neighbors, na ibahagi po namin ang aming pagsisemento doon sa ating parking area na ginagawa. So almost done na po. Yun na lang bahagi ng ilalim ng kotse. Imumove na lang po yun at totally tapos na po or totally finished na po yung parking space project na yan. Ayan, hindi po madali kasi nakita natin kung paano siya ginagawa. Masinsin ang pagkakagawa. Pag nanonood, medyo maalwan pero pag tayo gumagawa o kung kasama tayo doon sa gumagawa, medyo mahirap po siya. Okay. Sige po, na ibahagi lang po namin yan at salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe po. Bye-bye. Thank you po.